Okay, good morning. So today we will continue our discussion about translating verbal expression to algebraic expression, no? Pero syempre, ile-level up natin ng konti mamaya, no? So instead of seeing the keywords, no? So we will see situations. So review lang tayo nung previous nating discussion about verbal expression to algebraic expression using keywords, no? So, i-pause nyo po yung video na ito and try to answer the 6 items on the slide, no? Just write the letters and check natin mamaya kung tama po yung napag match ninyo. Okay, so let's try or let us now reveal the answers, no? So sana tinry nyo pa rin pong magsagot para po medyo ready kayo for our next lesson, no? So for the first given, we have sum. You already know that sum is the answer in addition, no? So alin lang ba yung may addition dito? Ito, no? Pero i-check natin. Sum of 10 and x, no? So tama, 10 ang yung unang na isulat, x yung pangalawang isinulat, and the addition sign is in between the two quantities. So number 1 is letter C. Number 2, the product of x and 10, no? So multiplication siya. Product is the answer in multiplication. Therefore, ito yung addition, this is multiplication, no? So when we multiply, laging tatandaan kahit pa unang nilagay yung x bago yung 10, no? The result will still be 10x, no? So una mo pa rin laging ilalagay yung number kaysa sa letter. So number 2 is letter D. So if sum is the answer in addition, product is the answer in multiplication, difference is the answer in subtraction, no po? So difference of x and 10, syempre x at saka 10, then minus sign, no? So number 3 is letter E. Next, number 4, the quotient of 10 and x, no? So quotient is the answer in division, no? So when we divide, we do not use na masyado yung ganito na symbol, no? Ang ginagamit na natin ay yung fraction bar, no? So since 10 yung una, it's the numerator, and x ang nasa baba dahil siya yung pangalawang binanggit, no? So number 4 is letter A. Then we have 10 divides x, no? So yung 10 daw ang humahati sa x, so ibig sabihin division pa rin, pero yung x na yung yung hahatiin, and 10 yung maghahati. So letter F. And x less than 10, no? So yung mga phrases na may than kasama yung added to at saka subtracted from, kung ano yung unang nabanggit, siyang sa dulo mo ilalagay. So x, and kung ano yung nauna, sa unahan mo naman ilalagay. So since this is less than, subtraction siya. Kung siya ay more than, addition, no? So this is letter B. Okay, so let's proceed with the next part. So, real-life situations, kailangan talaga i-analyze mo kung ano yung operation na i-apply, no? So, we will use columns, no? Para makapag-analyze. Pero pag nasanay na kayo, pwedeng diretso translate na kayo agad. So, for example, Maria sells ballpens for 8 pesos each. How can we represent the total income after selling Y pieces of ballpens? No? So, kung siguro sa mga ate at kuya ninyo, kaya na nila itong i-represent agad ng diretso. No? Pero sa inyo po, unti-unti natin. So, we know that algebra is the branch of mathematics that generalizes, no, the facts in arithmetic. So, kumbaga, a certain situation, no, na parang may situation, i-generalize natin ano yung common sa lahat ng situations na yon. So let us have this one. So dahil ang tanong is the income, no, ang income mo naman ay babatay sa kung ilang pirasong
pen ang iyong may bibenta. So, ibig sabihin, maglalagay tayo ng column for the number of pens, no? Yan. So, ilagagawin natin column format para madaling makita yung pattern, no? So, the first column will be the number of pens. Naglagay lang ako ng random numbers dito, but then again, pwedeng kahit anong number yan, no? So, the price of pen, hindi siya nagbabago, it's still 8 pesos, no? So, lagay natin 8 pesos. Hindi naman magbabago yung 8 pesos natin, eh. Then, here comes the income, no? So, kung halimbawa, meron kang tatlong ball pen na nabenta, at bawat isang ball pen ay tig 8 pesos, no? 8 plus 8 plus 8, or 8 times 3, we have, yan, 24. No, so, kung meron ka namang 6 na pen na nabenta, and 8 pesos each, that will be 48. O, pesos yan, ha? Pesos. Hindi ko na nilalagay yung unit muna. Then, 7 pens with 8 pesos each, no? So, 8 plus 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 8, no? Or pwedeng 7 times 8, ayan, no? So, 56. Okay? So, dito sa part na to, dahil may variable na tayo, mag-a-analyze na tayo ng kung ano yung pattern na common sa naunang tatlong situation, no? So, mapapansin nyo, yung 24, makukuha mo siya when we multiply. Ayan, when we multiply. Lalagyan ko ng x, pero hindi natin, tandaan nyo, hindi na natin ginagamit yung x. Tuldok na lang, no? Ayan. So, we multiply 3 and 8 to have 24. We multiply 6 and 8 to have 48. And we multiply 7 and 8 to have 56, no? So, now, if we multiply x and 8, di ba, balikan natin yung lesson natin earlier, paano mo ipapakita na nag-multiply ka? No, nag-multiply ka. If you have a variable and a number, all you have to do is to write them side by side. No, laging uunahin si number. So, therefore, our answer will be 8x. Okay? So, ma'am, meron po bang specific na ayos lagi yung columns, no? So, pwede naman pong magkaiba-iba yung ayos ng column basta laging nasa dulo din yung goal mo, no? Para madali mong makita. Then, ang ginagawa ko ngayon, lahat noong pinagbabatayan na quantity. Kasi, halimbawa ito, income, nakabatay siya sa number of pens. So, yun yung ginagawa kong first column. No? So, dati, kung ano lang po yung mauna, minsan price of pen ang nauna, sunod yung number of pens. No, pero ngayon, ang inuuna ko na ngayon is kung saan nakabatay yung quantity ng, kumbaga ay, yung, ito yung independent variable, ito yung dependent. No? So, kumbaga ganon. Okay, so kung saan nakabatay si income, yun yung una, no? Yung price, yung number of pen. No? So, here are the steps, okay? Kung hindi ako nagkakamali, nasa libro nyo rin to, no? So, the first step is to identify the quantities involved in the situation. Second step, relate each by using the operations, no? So, kanina, multiplication yun. We related the two quantities, yung number of pens and the price. Then, replace the quantities that change in the situation using a variable, no? So, kung mapapansin nyo, kaya inuna ko na lang siya sa first column kasi yun yung madalas ay variable, no? Okay, so, another example, the number of years in the number of decades, no? So, yung number of years mo, nakabatay siya sa kung ilang dekada ba meron. Kaya po yung decades, yun yung first column natin. No, again, random numbers lang to. Pwede kang maglagay ng 3 dyan, 5, 7, kung ano man. Basta po, lahat ng nung nilagay mong number dito, papalitan mo in the end ng variable. Next, the number of years in a decade doesn't change, no? Ilang, kaya nga siya decade. Okay, this is 10 years. So, palitan natin, lagyan natin 10 years. Okay? So, meron kang isang dekada, meron kang 10 taon. Kung meron kang dalawang dekada, meron kang 20 years.
Kung meron kang apat na dekada, meron kang 40 years. Now, analyze natin anong gagawin sa 1 and 10 to produce 10, sa 2 at saka 10 to produce 20, sa 4 at saka sa 10 to produce 40. No. So, yun yung i-generalize natin. Okay? So, if you answered multiplication, you're correct. No. So, multiply din to. Okay? And the result will be, no, kung i-multiply din natin to, d times 10, it's not d10, it's 10d. So, yun po yung magiging answer natin. Okay? So, hindi naman lagi na multiplication yan, no? Siyempre, may times na mag-addition ka, mag-subtraction, mag-division, yan, no? So, let us have another example, no? So, 10 feet taller than the height of the flagpole, no? So, based on our given, yung height ng isang bagay, kung siya ay 10 feet taller than the height of the flagpole, syempre, magbabatay sa height ng flagpole, no? Kaya po, yun yung H, okay? And that will also be our first column, no? So, sa height of the flagpole, lahat po ng yun, okay? Random numbers lang din yan, okay? Then, 10 feet taller is positive 10, no? So, nilagay ko na lang yung positive 10 doon. Dito nyo na ngayon mai-apply yung lesson natin sa integers, no? So, taller than, kaya plus 10. So, plus 10, no? So, kung ito ay 10 feet shorter than, edi minus 10. Okay, so, halimbawa ay 5 feet higher than, edi plus 5, no? So, 10 feet taller than the height, kung ito ay 5, 10 feet taller is 15. Kung ang height ay 8, 10 feet taller is 18. If this is 9, 10 feet taller is 19. No, so, obvious yung gagawin, 5 plus 10, 8 plus 10, and 9 plus 10. No, so, if we have here 8H at saka positive 10, no, so, always remember, no, hindi siya pwedeng maging 10H kasi multiplication yon. So, to mean addition, all you have to do is to write it as it is. No, so, H plus 10 is still H plus 10. No, hindi nyo siya na pwedeng i-add. Okay, so, pag pinag-usapan na natin yung mga important terms related to algebra, malalaman nyo na kaya hindi sila pwedeng i-add dahil hindi sila similar terms. Okay, so, next slide. So, 7 years younger than Max's age, no? So, kunyari, you are 7 years younger than Max's age, no? So, yung edad mo nakabatay sa edad ni Max. Okay? Kaya yung first column natin ay si Max, and yun yung nirepresent natin as variable. Okay? So, 7 years younger. Kanina, 10 feet taller, kaya plus 10. So, 7 years younger, if you answered negative 7, you're correct, no? So, mas bata kasi, di ba? Ayan, negative 7. Okay? So, pwedeng sagutan natin itong pattern na munang to. So, 15 minus 7, this is 8. This is 11. This is 12, no? So, kung mapapansin nyo, nawala yung sinulat ko. Yan. So, kahit hindi natin nilagay yung, hindi na natin sinagutan yung pattern, no? Dito pa lang, mapapansin nyo na kung ano yung magiging final answer natin. Diba? So, ilagay ko ulit ha. This is 7, 11, and 12. So, this is A minus 7. Okay? So, parang kanina, no, hindi natin pwedeng gawing negative 7a kasi multiplication yon. We have to subtract. Kaya po, kinopen na lang natin a at saka negative 7. Okay. So, 2 consecutive integers, no? So, if the first integer is 2, yan, ito mga random numbers lang din to, no? So, syempre, kung magkasunod,
Again, pag sinabing consecutive, it means magkasunod. Okay? So, it goes on without interruption. No? So, kung ang first integer mo ay 2, syempre ang next integer ay 3. Kung ang first integer mo ay 5, ang next integer mo ay 6. No? So, mga ganon. So, first column natin ay random integers and the next integer is based on the first integer. No? So, ngayon, alamin natin kung ano yung naging pattern. So, for the first integer, 2, para siya maging 3, we added 1. Diba? So, 2 plus 1 yan. Pagpasensyahan nyo na yung kuting na naghahanap na naman. No, so, yung 11 para maging 12 plus 1 din. Suburahin ko na lang 2 kasi ayun na yung 2. Then, 20 at 21, 20 plus 1 din. No, so, ibig sabihin, if we have x, no, so to get the next integer, all you have to do is to also add 1 to it. So, therefore, for us to represent the next integer, if the first is x, the second one is x plus 1. Okay? So, magiging useful tong representation na to sa atin, lalo na pag nag-solve na tayo ng number problems. So, x is the first, the next integer is x plus 1. Next, consecutive odd integers. No, so, kung halimbawa odd integers, nagbigay tayo ng random numbers. 3 becomes 5, 11 becomes 13, 21 becomes 23, and 37 becomes 39. So, you already know, no, 3 paano magiging 5? Kung kanina you added 1, now you added 2. So, plus 2, plus 2, plus 2, and plus 2. So, kung ibig sabihin, if the first integer is represented as x, how can we represent the next odd integer? Yeah. So, if you answered x plus 2, then you are correct. No po. So, the first odd is x, and the second odd is x plus 2. No, so, applicable na siya sa lahat. Kung halimbawa ang first odd mo is 101, the next one is 103. Okay? No, so, tama naman. Dalagdagan mo lang ng dalawa yung 101. Okay, so, same din po yung pattern natin sa consecutive even. No, bakit? Kasi 2, 4, 6, 8, 10. No, 4 becomes 6 kunyari plus 2. 12 becomes 4, 12, 14, no, plus 2, and 20 becomes 22, so plus 2. So, if the first integer is x, the next even integer is, yeah, so if you answered x plus 2, then you are correct. No, parehas lang sila ng representation. Okay, so here's the last example, yung medyo medyo nakakalito, no, since we're used to talking about lengths, no, ages, no, pero pag time yan, no, the faster you are, the shorter time you have, no. So kung halimbawa you are 4 seconds faster than Ben, let's say Ben is 30 seconds, no, so tumakbo si Ben, 30 seconds ang kanyang iginugol to finish, to reach the finish line, no? So, if you're 4 seconds faster, hindi ka magiging 34 seconds, no? Kasi ibig sabihin, mas mabilis si Ben. Pero in their situation, you are faster, no? So, ibig sabihin, your time will be 26 seconds, no? Kasi mas mabilis ka ng 4 seconds. Nagets, no? No, so kung si Ben ay 20 seconds, mas mabilis ka ng 4 seconds, so ikaw ay 16. Nagkataon lang po na 6 yung aking ano, 16. Halimbawa, if Ben was able to finish in 10 seconds, you're 4 seconds faster. So, ibig sabihin, 6 minutes mo lang ginawa yung task. Okay? So, kung mapapansin nyo, 30 becomes 26, 20 becomes 16, and 10 becomes 6. No, so if the time is represented with T, ano kaya yung representation natin ng time mo?
Okay. So, if you answered T minus 4, you're correct. No? So, bakit 4 seconds faster is not plus 4, it's minus 4. So, yun yung kakaiba sa time. No? Kung halimbawa ay 4 meters longer, halimbawa length, sa length ang pinag-uusapan natin, no? 4 meters longer. No, plus 4 yan. Pero dahil time yung pinag-uusapan, no, if you are seconds faster or minutes faster, no, or earlier, yan, no, so minus yun. Okay? So, T minus 4.